Hello po. Ako nga po pala si John Polagillion from ICT 12 Babbage. Sa video tutorial nga po nito, mapapanood po natin kung paano gamitin ang remote access via TeamViewer using Microsoft Word. Ganun nga po ito kahalaga. Napakahalaga nga po nito kasi ngayong pandemic po, mahirap na pong lumabas. Hindi po tayo makapag kita-kita dahil nga po sa banta ng virus. Pero sa remote access po, pwede na po natin gawin yan kahit na hindi po tayo nakikita-kita. Pwede po natin i-share yung mga files o yung mga idea na gusto nating ilagay sa Microsoft Word. Without do further po, let's watch this. Ang una nga po natin gagawin na i-download ang TeamViewer sa App Store o kaya sa Play Store. Tapos, pag na-download na po natin, hanapin po natin yung app sa mismong cellphone po natin. I-click po natin. Tapos, i-type po natin yung code na binigay po sa atin ng kaibigan natin na kung gusto natin ma-access yung computer niya. Yung pong code na tinayip ko, yan po yung binigay po sa akin ng kaibigan ko. Antayin po natin. Tapos, i-type naman po natin yung password. Yung code po niya at yung password, yan po yung way natin para po ma-access ang isang device o kaya ang laptop. Andito na po tayo ngayon sa laptop niya. Hanapin po natin yung Microsoft Word. Ano ko muna po sa mouse mode kasi po dito ako sanay eh sa mouse mode eh pag sa cellphone po. Nasu-zoom pala siya. Okay din pala kasi cellphone lang po yung gamit ko eh. I-click po natin yung Microsoft Word. Hintay lang po natin mag-loading. Andito na po tayo sa Microsoft Word. Ngayon, itatype po natin yung pangalan natin, yung edad, address, tsaka yung motto po. Pag na-type natin po yung mga information,
i-gagawin po natin yan, i-save natin sa mismong laptop niya. Save as po. Hanapin natin yung save as. Ayun na po, nailagay na po natin yung information na kakailangan na natin. Ngayon, hanapin po natin yung save as. Medyo nangangapa po kasi ako eh. Ngayon lang po ako nag-connect sa TeamViewer. Kaya, medyo inahanap ko pa lang po, sir. Tsaka, hindi po ako sanay sa ano eh. Kung laptop. Kasi po eh, karaniwan po cellphone po talaga ang gamit ko. Kasi nga po eh, wala po akong laptop, sir. Kaya yan po. Ayan na. Ayan na, isi-save na po natin. Ayan po. Tatapos na po tayo. Yan lang po. Napakadali lang po matutunan eh. Save na po natin. Ayan na po. Okay na po. Salamat po sa panonood. Bye po.